Good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, second lap, Pio Duran release today, 30 AM. Napakaaga, no? Ito nga mga ka-EA, ang ulat panahon. So kahapon pa nga ay Sabado, panay ang ulan. Ang sabi ng pag-asa, magiging masama ang panahon ngayong Linggo. Pero awa ng Diyos mga ka-EA, siguro sa sama-samang dasal na mga pigeon pansir, ininig nang taas yung aming dalangin na maging maganda ang panahon ngayong umaga, Linggo. So yun, nag-release na nga ng 6:30 ng umaga sa Pio Duran at hello! Good luck! Good luck! Damo! Eh, baba mo na, Paul! Nakakagulat, napakaganda ng panahon doon, no? So pumutok na agad si Haring Aaron ng pagkaaga-aga. So good luck sa lahat ng sumali, lahat na nagre-entry ngayong second lap. So mga cut-off ng first lap, pero sila pala yon, sila pala yung mga nagre-entry. Hindi pala tayo nagre-entry ngayong second lap. Possible kung maging maganda yung performance ngayong second lap ni 85 at makauwi siya na mas maaga, baka pagdating ng third lap, dun na ako magre-entry. So ang update eto mga ka-EA. So syempre nandito yung mga iba nating warrior at merong nagdiligawan doon sa taas. Ayun, no? Si Johnson Stress at si Hayabusa. Ayan. So nananalisi etong si Hayabusa sa kapares na 85 na si Johnson Stress. Ayan ka, nakuyari ka. Mukha may magaganap na kababalaghan dyan sa ibabaw. Maya, silipan natin kung anong ginagawa ng dalawa. Update tayo mga ka-EA. So namumukod tangi kasing hen etong si Johnson Stress dito sa ating Flyers Loop. Kaya ayan, ultimo yung iba nating ibon dyan, kursonada siyang parisan. Ayan, binabarakuhan siya. Ayun na naman si Hayabusa, porket wala si 85, siya yung naghahari-harian dito sa ating Flyers Loop. So magpapaloplay muna siguro ko habang inaantay ko total air distance, kasi nga hindi pa tayo makapag-forecast, no, kung ano yung pinaka-cut-off na naman natin mga ka-EA. So a few moments later. So ayan na mga ka-EA, so pinasok ko muna yung training box kasi magpo-force play tayo kay Saber tsaka kay Hayabusa. Ayan si Hayabusa, dumidiskarte siya ng palihim, visit ka, yari ka. So inaantay nga natin makauwi yung kapatid mo, kasi nga second lap baka makabawi siya ng speed, kasi ng first lap nag-cut-off nga siya. So sabi niya babawi daw siya, uwi daw siya maaga. So ito yung kapares niya, tingin ko malapit na mag-egg. So full motivated pa rin naman si 85, siguro mamalasin. At alam niyo na, syempre may mga disgrasya na nagaganap sa ere, di ba? Hindi natin sure, baka either malambat, wag naman sana, or baka mamaya makursonada na siya ng palkon. So update tayo mga ka-EA. So nandito tayo sa clubhouse, yung madalas pagbitawan namin, doon banda yun yung may bilog. Kaya lang matataas na kasi yung damo, kasama ko kasi yung bunsong anak ko. Kaya eto, dito muna kami magpapaloplay. So may mga kapitbahay tayo dito. Ayun, no, shoutout sa mga kapitbahay natin na gaano sila nagpapapawis. Alam ko na rin din nakapagpapawis. Sana minsan makasama rin tayo dyan. Wala kasing extra time, Kaya eto, Beng, sino ba yung paliliparin natin? Si Saber tsaka si Hayabusa yan, diba? Ikaw na magpakawala, ikaw na magbigay din, diba? Alam mo na kung paano magpakawala ng ibon, diba? O, tatanggalin ko lang ito ng konti. Di ba, kalabog-kalabog muna. Tapos, pakawala mo na ganun. Bang! Okay? Kalabog muna! Kalabog! Yan! Patigas! Sige, kaya mo yan! Sige, yan! Alright! Grabe, galing talaga ng future Lady Pansir ni EA Love TV. Okay na, enak? Grabe, putok na si Haring Araw. Good luck sa lahat. So first play muna tayo ng dalawang mainang nilalang natin, si Saber at si Hayabusa. So abangan na, update ko na lang ulit kayo maya-maya mga ka-EAN yung dalawang ibon natin. Sabay na sabay silang lumipad, napakatayo agad ng lipad nung dalawa. Sana all. 75 years later. Update tayo mga ka-EAN. Time check natin, 9:30 AM mga ka-EAN. So eto yung update sa panahon. Ayan,
Medyo umambon-ambon ng konti pero hindi naman tumuloy yung pag-ulan. No? So, base naman doon sa mga karating dalawigan, may mga ilan-ilan pa rin na lugar na umuulan pero hindi naman daw ganun kalakas. So, yung crazy forecast natin mga kalapatid sa ito, pa-flash ko na lang dyan sa screen. So, 320 km or distance yung karera natin mula dyan sa Pio Duran pabalik nga dito sa ating loop. So, ayan. Tapos, yung cut-off natin, 2:07 PM, no? Yung 700 speed. So, sana bago man lang ulit umabot yung 2:07 ng hapon, eh, makapag-lock na nga tayo, no? So, yung update, yung iba nating warrior na pinalipad kanina, nandito na sila. So, sinarado ko muna yung Widowwood kasi nga, eh, binabahayan ni Hayabusa. Tapos, pinaparisan niya tong si Jansen Stress, eh, para maiwasan natin yung eksena. Ayan, sinarado ko muna yung ating Widowwood box. Okay, so update ko na lang ulit kayo maya-maya. Possible ang speed ng mga pinakamabilis na ibon. Eh, magdadatingan yan mga bandang 11 AM. So, isa't kalahating oras, baka may mga pauwian na. Kung magtutuloy-tuloy yung ganda ng panahon, eh, asahan natin na may mga kalapatids na tayo na makakapag-clock yan. So, sa atin siguro possible, kung medyo mabilis-bilis yung ibon natin, pumalo tayo ng 1-1 speed mga bandang ano yan, 11:30 o hanggang alas 12 ng tanghali. Pero kung hindi man ganun kabilis talaga si 85, wala namang problema, basta pumasok tayo sa pag-clock bago man lang mag-cut off. Tama po ba yun? 75 years later. So yun mga kalapatids, dumating na si 85. 3 PM sa dumating. Ayun na nga no mga ka-EA, kauuwi ko lang, time check natin, 8:45 PM mga ka-EA. So hindi na nga natin naantay, maaktuhan ang pag-uwi ng ating warrior na si 85. So speaking of 85, ayun na siya, pasulyap-sulyap na siya dun sa kanyang Widowwood. At mayroon pa siyang sticker kasi nga hindi na natin siya naiklak. Ayan mga ka-EA. A few moments later. Madilim na dito sa ating flyers loop. So eto, nakikita nyo at naka-uwi pa yung ating ibon. Huwag ka na magtangkang sumampa sa akin. Kasi ayan, naka-padlock yung ano. I mean, naka-lock yung mismong Widowwood. Buksan na nga natin. Kasi nga, nagpaparisan kaninang umaga dito si Hayabusa. O, pasok na, please. Pasok. Pasok, pasok. Ayan na oh. So, ang first lap natin nung nakaraan, ako nag-away pa. Nung nakaraan, na-late na isa't kalahating oras itong si 85. So sa ngayon, 50 minutes nang nahuli sa na si 85. At ayan oh, mga okay naman siya kaya lang, syempre, tagtag sa mahabang liparan to. So kailangan na natin gawa ng paraan, ma-recover na natin. Dapat nga kanina pang pagdating niya ang problema, wala naman ako dito sa ating flyers drop dahil pumasok nga tayo sa trabaho. Ayan. So, nakita niyo naman na okay naman yung ating ibon. So, dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, kahit nakaka 2 times cut off na ang ating ibon, eh, ito, tuloy-tuloy pa rin siyang umuwi. Pagdating kaya ng third lap, ilan na lang kaya minuto ang ililate niya sa pag-uwi. Okay, so, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless.